Hi, this is Mardi once again and welcome to my channel. Our topic for today is all about Maria Leonor Gerona Robredo, the 14th Vice President of the Republic of the Philippines. Maria Leonor Gerona Robredo, an alternative lawyer and public servant, is the 14th Vice President of the Republic of the Philippines. Matapos ang mga taon ng pagkikipagtulungan sa mga mahihirap at mga marginalized, pagtuturo sa mga mahihirap tungkol sa kanilang mga karapatan sa ilalim ng batas. Leni, as she is popularly known, emerged into national consciousness following the loss of her husband, longtime Naga City Mayor and Interior Secretary, Jesse Robredo. Called upon to carry on his legacy of good governance, pumasok siya sa larangan ng politika noong 2013. Nang manalo siya bilang kinatawan ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. Leni Robredo graduated elementary and high school in 1978 and 1982 respectively from Unibersidad de Santa Isabel, formerly Colegio de Santa Isabel. Noong 1986, nagtapos siya ng degree sa Economics sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman. Natapos niya ang kanyang Juris Doctor degree noong 1992 mula sa Unibersidad ng Nueva Caceres at nakapasa sa Philippine Bar noong 1997. Bago pumasok sa serbisyo publiko, si Leni Robredo ay isang mananaliksik at ekonomista sa Bicol River Basin Development Program Office mula 1986 hanggang 1987. Siya ay isang profesor ng economics sa Unibersidad de Santa Isabel mula 1987 hanggang 1997. Isang trabahong kinuha niya habang kumukuha ng kanyang degree sa Abogasya. Matapos makapasa sa bar, sumali siya sa Public Attorney's Office hanggang 1999 na nagbibigay ng legal na tulong, pagpapayo, and other legal services to indigent litigants to ensure their free access to the courts as mandated by the Constitution. Sumali siya sa sentro ng Alternatibong Lingap Panligal, Bicol Chapter, kung saan naging branch coordinator at abogado siya sa loob ng 13 taon. Dito, kinatawan niya ang mga marginalized na individual sa korte at nagbigay ng legal na mga edukasyon para sa mga kliyente sa pamamagitan ng mga legal na klinika and helping them understand relevant laws by translating and publishing Bicol versions of the text. Aside from this, Leni Robredo founded Lakas ng Kababaihan in Naga in 1992 and was president of Naga City Council for Women from 2008 to 2010. In 2013, Leni Robredo won as representative of the 3rd District of Camarines Sur. During this time, she was vice chairman of 2 committees, Committee on Good Governance and Public Accountability and Committee on Revision of Laws. She was also part of the Committee of Appropriations, Bicol Recovery and Economic Development, Climate Change, Human Rights, Land Use, Local Government, People's Participation, Rural Development, Suffrage and Electoral Reforms, Welfare of Children and Women, and Gender Equality.
Sa gitna ng isang produktibong termino sa Kongreso, tinawag siyang tumakbo para sa pangalawang panguluhan and rose above many odds to assume the second highest elected post in the country. Determined to bring the office of the Vice President closer to the people, she led the crafting of its flagship anti-poverty program, Angat Buhay, an endeavor inspired by 6K advocacy areas, namely food security and nutrition, women empowerment, education, healthcare, rural development, and housing. Naabot nito ang mga mahihirap na komunidad sa buong bansa sa pamamagitan ng kabutihang loob ng mga partner organization at individual na karamihan ay mula sa pribadong sektor. Inilunsa din niya ang istorya ng pag-asa, isang programa na naglalayong magpapalaganap ng mga pag-asa at positibo sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga pambihirang kwento ng mga ordinaryong Pilipino through words and portraits shown at events, exhibits, and social media. Di nagtagal, pagkatapos ng kanyang appointment bilang co-chair ng ICAD noong 2019, nagtakda si VP Leni na magtrabaho sa hangaring pagtugmain ang mga pagsisikap ng gobyerno sa kampanya laban sa illegal na droga, pakipagpulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, local government units at pribadong organisasyon at iba pang stakeholder. She also visited several communities including those which were deeply affected by the drug problem, despite holding the post for only 18 days. Walang tigil na hinangad ni VP Leni na pangunahan ang kampanya laban sa illegal na droga sa isang mas holistic, data-driven at makataong diskarte, sa paniniwalang ang paglaban sa illegal na droga ay hindi lamang laban ng gobyerno, kundi ng bawat komunidad at bawat Pilipino. Nagpatuloy siya sa paglabas ng isang ulat na nagdidetalye sa kasalukuyang estado ng kampanya laban sa illegal na droga at ang iba't ibang mga puwang na kailangang punan at ipanukala ang mga solusyon sa mga ito. Moving forward to 2020, the Vice President led her office in its initiatives first to help communities affected by the earthquakes in Mindanao and the Taal volcano unrest in Batangas and nearby areas. Patuloy na ipinakita ni Vice President Leni ang kagandahang loob at pagpapasya habang siya at ang kanyang tanggapan ay sumusulong na naglulunsad ng sunod-sunod na hakbangin bilang tugon sa maraming pangangailangan dahil sa pandemya ng COVID-19. Despite limited resources, the Office of the Vice President launched many initiatives through the help of many partners and donors, aimed at filling in the gaps found in terms of supporting frontliners and communities in need during this time. From providing PPE sets, locally produced protective suits at mga medical na supply sa mga frontliners sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas, sa pagbibigay ng libreng shuttle service at dormitoryo para sa mga frontliners sa Metro Manila. Fostering her office culture of swift and strategic response alongside the Filipino Bayanihan spirit,
ang Office of the Vice President ay nakapaghatid ng tulong sa maraming apektadong komunidad at sa kalaunan, nagsimula rin ng mga pagsisikap sa rehabilitasyon sa pamamagitan ng Bayanihan Housing Initiative. Believing in the power of collaboration and faith in the people, Vice President Leni vows to keep working to help her fellow Filipinos, lalong-lalo na ang nasa laylayan ng lipunan. Thank you very much for watching. As President John Kennedy said, in a time of domestic crisis, men of goodwill and generosity should be able to unite regardless of party or politics.